What if sumali ang Pilipinas sa alyansa ng BRICS? Ano nga kaya ang mga posibleng mangyari? Iyan ang tanong ng ating tagapanood na si John Paul Murada at iyan ang alamin natin sa videong ito. At lilinawin din natin kung papaano nakikinabang ang mga bansang kasapi nito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang ilike itong video. Ano nga ba ang mga posibleng mangyari kung sasali tayo sa alyansa ng BRICS? Para malaman natin ang kasagutan, ay alamin muna natin kung papaano ba sumali sa alyansang ito. At para nga makasali ka rito, ay kinakailangan mo munang mag-fill up ng applications para dito. Pagkatapos noon, ay aalamin nilang lahat ang detalye ng lahat ng transaksyon sa iyong bansa. Katulad halimbawa, kung anong produkto ang pinakamalakas sa bansang ito, ano ang mga commitment nito sa iba't iba pang mga bansa, at maging ang konstitusyon ng bansang nais sumali sa kanila ay dadaan sa masusing pag-aaral ng alyansa. At kung walang maging komplikasyon sa lahat ng ito, ay kinakailangan ding sumang-ayon muna ang lahat ng miyembro bago ka tuluyang makasali rito. Pero ano naman ang mapapalamo kung sasali ka rito? At para malaman naman natin, ang kasagutan ay aalamin natin ang kapakinabangan ng bawat isa nakasali sa alyansa. Ang BRICS nations ay may kanya-kanyang currency kung saan ay hindi nila ito magagamit pambili ng produkto sa iba't ibang mga bansa katulad ng rand ng South Africa, Brazilian real ng Brazil, rubles ng Russia at rupees ng India. Pero dahil sa alyansang ito ay nagkakaroon sila ng kakayahan na gamitin ang kanilang mga pera sa bawat bansang kasali rito. Kaya't nababawasan ang paggastos ng bawat bansa ng kani-kanilang foreign reserve at dahil dito ay mas nakakatipid sila kaya't mas tumataas ang halaga ng kanilang pera. At dahil din dito ay nagkakaroon sila ng kakayahan na mag-imprinta ng mas marami pang pera para sa pagpapalawak ng kanilang ekonomiya. Dahil nga kung noon ay sa bansa lamang nila nagagamit ang kanilang pera, ay magagamit na nila ito ngayon sa bawat miyembro ng BRICS. Kaya't kung makasasali tayo sa alyansang ito, ay lalakas din ang ating peso. At kahit isanksyon tayo ng Amerika, ay madali lamang tayong makababangon katulad ng ginawa ng bansang Russia noong naka-freeze na ang kanilang foreign reserve. Dahil sa mga sanksyon ay nagdesisyon silang i-convert na lang ang lahat ng kanilang foreign currency sa rubles. Kaya't nakapag-imprinta sila ng kasing halaga ng kanilang foreign reserve. Kaya't kahit sariling pera lamang nila ang gamit nila, ay nagkakaroon pa rin ito ng tamang rate sa palitan ng dolyar ng Amerika. Pero syempre, wala naman ibang gagamit ng kanilang pera, maliban na lang kung handa ang mga bansang itong kalabanin ng Amerika, katulad na lamang ng BRICS nation. Kahit wala ang Amerika ay magsusurvive ang mga bansang ito, dahil nasa kanilang mga bansa na ang lahat ng kani-kanilang mga kailangan, katulad ng enerhiya, pagkain at marami pang iba. Ang negosasyon sa pagitan ng BRICS nation ay nakasalalay sa kani-kanilang bawat currency, kaya't sa kasalukuyan ng mga silver coins na ginawa ng alyansa ay hindi pa isang opisyal na pera. Sa halip, ito ay isa lamang commemorative coins bilang pagkilala sa alyansa. Gayunpaman, ito ay may katumbas pa ring halaga at ang pagbuo talaga ng panibagong currency ay pinaplano na ng alyansa. Dahil kung magkakaroon ng iisang pera ang alyansang ito, ay magkakaroon ng pare-parehong halaga ang kanilang pera. Ibig sabihin, ang lahat ay magkakaroon ng patas na kalakalan sa industriya, katulad na lang ng euro. Bago ito nabuo ay may kanya-kanyang currency ang mga bansang kasali rito. Katulad na lamang ng Deutschmark ng Germany at Lira ng Italy, kung saan ang kanilang mga pera ay kinonvert nila sa euro at idinemonetize na nila ang luma nilang pera. At dahil marami na ang miyembro nito, ay mas nagiging in demand ang kanilang pera. Kaya't napakalaki ng GDP nito at nahigitan nito ang dolyar ng Amerika. Isipin mo na lang ilang bansa ang nagtatrabaho para sa GDP na ito. Kaya naman ang lahat ay nakinabang sa kanilang pag-asenso. Ang pagkakamali lamang nila ay nagpauto sila sa Amerika dahil sa pagsawsaw nila sa giyera ay bumagsak ang kanilang ekonomiya. Kaya't mas naging in demand na naman ang dolyar kumpara sa euro nila. Kaya't kung ang BRICS nations ay gagawa ng panibagong pera, ay kinakailangan nilang i-demonetize ang kanilang mga pera. Ibig sabihin, wala nang gagamit ng rubles, ng yuan, ng rupees at lahat ng currency na sasali dito. At sa halip ang kanilang mga pera ay i-convert na lang sa BRICS nations currency. At kung sasali tayo rito, ay mabuburan na rin sa ating konstitusyon ng paggamit ng peso at ipapalit na natin ito sa bagong currency. At dahil nga nais ding sumali ng pinakamayayamang bansa dito katulad ng Saudi Arabia,
Katay at marami pang iba, ay tiyak lahat ng kasapi nito ay wala nang magiging problema pagdating sa pabago-bago ng halaga ng pera. Dahil kahit mahirap na bansa lamang tayo, kung makasasali tayo dito, ay magiging patas na ang halaga ng bawat ini-import at ini-export ng ating bansa kumpara sa iba. Hindi katulad ngayon, kapag umangat ang Amerika, ay tiyak lulubog ang iba. Subalit kung pare-pareho ang ating pera, ay magkakaroon tayo ng kooperasyon sa isa't isa. Dahil ang kapalpakan ng isa ay madadamay ang iba. Kaya't kung iisa ang ating pera, ay malabo pang magkagyera. Dahil ang bansang sisirain mo ay siya ring makakaapekto sa perang ginagamit mo na makapagpapabagsak ng inyong ekonomiya. Kaya't ang bagong currency na kinabibilangan ng iba't ibang bansa sa iba't ibang kontinente ang masasabi kong pinakamagandang currency na magagawa ng tao. Subalit ito rin ang magiging dahilan ng pagbagsak ng dolyar ng Amerika at euro ng Europa. Kaya't tiyak hindi magiging madali para sa Pilipinas ang pagsali sa alyansang ito. At kung susubukan man nating sumali dito, ay tiyak matinding pagsubok ang kahaharapin ng mga Pilipino. Kaya't mas mainam na siguro na hayaan muna nating silang maipatupad ang lahat ng kanilang mga plano bago tayo makisali sa alyansang ito.